Ang aking ginawa ay Thai part na ito. Thai part na may pagkapwet. Wait lang, onion. So may, oh, kinamay kamay na. Grabe siya. So tayo. Bastos din ito. Ayoko na kainin to. Ito yung bago dyan. Hi, it's me, Jeff, and welcome to our channel. So for today's video, we're gonna be cooking biryani, chicken biryani, authentic from Middle East, na ating dadalhin yung kanyang putahe sa Pilipinas. Welcome to Team Relay Vlog! So start tayo sa ating pag-prepare ng ating food today. Ang ating lulutuin ay chicken biryani, home style. Yan. So ang ating mga bida tonight, today, this afternoon, si Ate Rizel at si Jackie. So ang ating unang gagawin ay mag-isa tayo ng onion ba? Okay. Onion. So masarap talaga ang ating biryani pag maraming sibuyas. Mas maraming sibuyas, mas malasa. So ayan, so si Jackie dito ongoing pa na kanyang paghihiwa. Nagabalat mo mga sibuyas. Pang-marinate yan. Ah, pang-marinate to. Ah, oh, sige. Sige. So, meron tayong mga spices. Anong kumain natin? Ano yan? Ito ay Majdi. Ating ano yan? Biryani mix whole spices. Oh, ang dami niyang spices. Ano to saffron. Naman? Ito naman ay? Saffron. Paprika. Meron tayong paprika. Meron tayong turmeric powder. Meron tayong shahi biryani mix. Lahat siya galing Kuwait, yung mga yan. Oh, okay. At saan katerbang onion? galing sa pasipalengke naman itong mga tajak. No? Yeah. So, atin lang hiwa-hiwain siya into small bits. Okay. At meron pa tayong mga additional na mga gagamitin sa ating... Ito, itro muna. Itro ay basmati rice. Yung mga long green. Long green na mga bigas. Galing Kuwait din yan. At meron tayong yogurt, Nestle. And... mint and then ano una? Parsley yan. Mint. Then mint na ang hirap hanapin. So hindi siya ganun kadaling hanapin guys. Kasi ano siya? Ano? Tagong-tago yung ating mint sa palengke. It's so good na nakakahanap tayo kasi kung wala talaga, ano pag walang mint, anong pang substitute? Wala na. Wala. Okay, hindi ganun kasarap yung ating biryani pag walang mint. So yung ating palang hinandang manok ngayon ay more than 2 kilos siya. Dalawang piraso to, no? 3 kilos na 2 buong manok. Ayan. So ito yung ating mga chicken natin. So ito yung ating mga spices kasi na pang-marinade. So atin na siya iharo siya shortly para maging malasa yung ating manok. So ganoon talaga karami ang spices ng biryani kasi ano siya, complicated yung kanyang timpla. So kailangan talaga maraming pampalasa, pampasarap yan. Diyan talaga noon ang Middle East eh, maraming mga spices. So ang ating bidang si Ate Rizel, so ihalo na ba yan yung mga ano spices? Oh, ang dami niya. Ayun siya, oh. So, yan. Ihahalo mo lang siya ganun. Add-add mo lang siya. Ay, hindi lahat. Portion lang. Oh, no! Konti-konti lang. Okay. So, at lahat ng mga, ano kanina, mga spices, add-add lang siya. Alalay lang. Kasi pag binus mo na napakadami naman, eh. So, add lang natin to. Yan, ay. Ano to, ay? Biryani mix na 'yon ito. Yung kulay brown na 'yan, 'yan yung ating biryani mix. Ayan, so, naamoy ko na siya, no? Maano siya. Amoy lupa. Pero hindi, pampasarap talaga 'yan. Ito talaga kanya amoy talaga. Then yung ating yan ay turmeric. Ah, 'yun. Gray orange siya. So, alalay na sa paglalagay ng ating mga spices. Yan naman ay paprika. Pampapula. Ito ang ibigin ating color natin, paprika. Yun, sarap. So, ang pampasarap talaga dyan, pag kinakamay-kamay. Ayan. So, part talaga, para talaga mas maging, ano, i-absorb ng meat yung ating spices. Tagang, yan, mix-mix lang siya. Yan, mekos-mekos mo lang ate. Ayan, so, mix-mix lang. Para talaga kumapit yung ating mga pampalasa. Then, atin na i-pour yung ating yogurt. 500 grams yogurt. Wow. Healthy yan. Yogurt yan. So, ay, ano mo?
Halo-halo lang natin. Samayin mo na. Oo, basta ano naman tayo. Halo lang siya ganyan, oh, di ba? Ang dami niyang sangkap. Kailangan talaga kompleto para mas maasa talaga siya. Ayun, ganyan siya, oh. So, atin lang siyang halu-haluin ng paikot. Para talaga lumakas talaga siya. Ayan na siya. Ganyan ang pag-marinate ng ating chicken. So, ito rin yung ating itsura nating chicken kapag na-marinate na siya. Ito natin, di ba, siya. So, 30 minutes daw as per expert. Ayan. Pero kung kaya nyo patagalin pa, syempre mas maganda para mas maging malasa pa siya. Pero at least kumbaga minimum niya, 30 minutes yung ating pag-marinate. Yan ang kanyang minimum requirement. Kailangan din pa natin ihalo yung ating tinoasted na onion. Onion siya. Do, ayan, ihalo siya ganun. Habang nakamarinate yung ating chicken with the spices, ihalo na natin yung toasted na onion na ating inihanda kanina. So habang nakamarinate tayo ng ating chicken, atin nang i-fry yung ating ginayat na 1 kilong sibuyas. Yun, so ganyan lang siya. Atin lang siyang babantayan kasi para di masunog. So atin lang i-fry yung ating onion na atin siyang ihalo sa ating biryani rice mamaya. Tama, di ba? Biryani rice. Toppings to. So ating alalayan para iwas masunog. So yung ating mint, saka yung ating parsley, i-chop lang siya ng pinong-pino. Ayan siya. So ito yung ating mint, ayan siya. Ito rin ating ihalo sa ating marinade, no? Okay, goods. Ayan na siya. So atin ang ipinatong yung ating mint and parsley. Then mix na din siya ulit. Kasama siya sa ating pag-marinade. Ayan. Ating chicken. Na maraming spices. Mga authentic spices na binili sa Middle East. Doon meron naman sa Pilipinas ng mga spices na yan. Yung alang, it will take time para makahanap. Pero meron naman sa Pilipinas na yan. So, para sa ating pag-review ng video, dito. Then, yung ating kanin, ang haluan din natin siya ng parsley, no? At diba, mint? Ang dina? Okay, dina. So, atin siyang ihahalo sa kanin. Pag minuto yung kanin, nakamix na yung mga leaf dito. Tapos yung ating basmati, haluan natin ng laurel at mga iba ibang sapak. Yung cinnamon, ayan, so. At yung isort, kung ano yung mga pwedeng ihalo sa hindi. Ayan, so, bigi na lang siya. Yung mga kuhi-kuhi pa, no? Ito ay star anis ba yan? Ayan, star anis. Yun. Mga ano yan, mga... Oh, yung mga ano yung mga nuts ba yan? Peace? Dami niya, oh. So, lahat siya na ihalo natin sa ating bigas habang siya naluluto. Kasama manuluto na rin itong mga ating mga spices dito. So, atin lang siyang... Yan, yung ating mga spices. Ito nyo naman, atin lang siyang ipinour sa ating tubig na ongoing ng pagpapukulo. Ayan, yung mga kasama ding yung ating parsley, yung ating mint. And sinama doon sa ating kapukulin tubig. At yung ating onion pala, ayan siya. So, ongoing po siya. Ating pagluluto nating onion. So, naluto na yung ating onion dito. Okay na yan. So, atin lang siyang ilipat sa plato. Ayan, mukhang naluto naman na siya. So, pampadagdag sa ating spice, pampaanghang, kinamit na yung sili. Ayan, so, siling haba yung ating ginamit. Pwede naman to, kasi kumbaga, kapag ka nagayat mo yan, yung katas niya, ang anghang nito, it will add sa ating sa spiciness ng ating biryani. Okay, so ating nagsagagawin ay ating igisa yung pinagisahan ng sibuyas kanina. Ayan, so, at ito siya i-pour sa ating kaldero. Hindi pa sa malaking kaldero. Ayan siya. Ayan, so atin na siya igisa here. Ating oil with onion. At yung ating mga spices. Wow! Assorted. Mix spices. Then atin ang idagdag yung ating sili. Ayan, so yung ating chopped, sliced,
na sili. Ayan. It will add sa anghang ng ating putahe. Oh, sarap niya, no? Then, atin ang ihulog pour yung ating marinated chicken. Ating biryani chicken. Ayan. So, ayan na siya. Kailangan atin siyang haluin na mainam. Para then, add tayo ng small amount of water. Ayan, sa ating... Ipe ko para ng ating marinated chicken. Lagyan na siya ng konting water. Then, atin i-pour yan dito. Then, halo-halo lang siya. Then, we'll add now yung biryani mix. Ayan, ganang siya. Pagka-add ng ating biryani mix, atin na siyang haluin sa ating manok. So, ito yung ating basmati rice na ating gagamitin sa ating biryani na putahe. So, atin muna siyang i-wash. So, time to time, ating bibisitahin yung ating manok. Ayan, para naman ating check kung siya ay malambot na. Also, we can add then yung ating nor cubes para pandagdag sa ating lasa yan. Then, ating haluluin yung ating chicken. So, atin nang iadadagdag yung ating, puna natin yung ating bigas. Tapos, atin kumukulong tubig. Ayan na siya. So, yan na siya. Atin lutuin yung ating basmati rice dito. Ang cooking time niya, siguro mga half an hour siguro ito. Mahigit siguro, mga 30 to 40 minutes. A few moments later. So, yung ating biryani ay mabalis siya naluto, oh. Tsukita natin yung ano, ating basmati rice. Meron pa siyang mga ano dito, yung ating laurel at yung mga halo-halo pa mga spices. Ayan na siya. So, ang bilis na luto ng ating bigas. So, kailangan natin maalis agad kasi baka siya ma-overcook. So, next natin gagawin ay ibubuhos natin yung ating bigas. Ayan siya. So, ito yung strainer na malaki. Kailangan salain tubig. Ayan siya. So, yung ating saffron, ilagay lang siya sa isang ano, sa isang plato natin. Ayan siya. Ito ay ating magiging topic sa kanin to, no? Iharo siya, no? Yeah. Then add tayo ng water sa ating saffron. So, meron siyang kulay, oh. Nagdapa siya ng kanyang kulay dilaw. So, yung ating cooked rice, atin na siyang isalin dito sa ating pinaglutuan ng chicken. Ayan. So, meron siya mga sarasa dyan. Doon lang siya. Atin lang yung ilalim ng ano ng ating yung ating kanin ilagay sa ilalim, tapos yung ating chicken papalaman natin siya shortly. So after natin mailagay yung kanin sa bottom part ng ating malaking kaldero, so we gonna add na yung ating chicken. Ayan, so karon siya kanin, tapos atin lagay chicken, tapos kanin ulit, tapos chicken ulit, ganoon lang siya. So, yung ating chicken, plus yung kanyang yummy na kinakasarsa niya, ng ating biryani. So, ang chicken biryani is ito sa mga notable ng mga dishes sa Middle East. Dubai, Kuwait, Saudi, Oman, Bahrain, Qatar. Yan ang mga common na inihahain sa hapag ng mga Arab, sa mga Indians. Sa mga Pilipino, ito rin ay natutunan natin kainin. Napag-adapt tayo sa kanilang putahe. So, umpisa, parang iba'y lasa. Pero habang tumatagal, masarap na rin yan sa ating palasa. Yung ating, ano, yung ating kanin ay ating pa siyang lutuin. Pero very slow cooking lang tayo. Low fire lang siya. Total, yung ating namang basmati ay palupo na rin naman siya. Para wag namang overcook. So, ayan. Yung ating nag-uumapo ng ulam. So, ating lang itatap yung ating mga naluto pang kanin dito. So, isang buong kalderong kanin na may isang mga ulam. O, diba? Enjoy ito. At yung ating sarsa, ayan. So, atin siyang itatapping sa ating kanin. Ayan siya, o. Yung sarsa talaga ang gadara dito, guys. Kasi napaka-ano niya, napaka-rich nung lasa niya. Malinamnam. Talagang may sipa talaga ng Mediterranean cuisine. Na may pagka-spicy sa ating inihalong sili. At yung ating saffron, ayan, parang tagapagbigyan ng kulay. Then, next natin i-add dito yung ating fry na onions. Ayan, so ito yung ating
niluto kanina. So, ibabaw lang siya. So, pag onions talaga, medyo may pagka-sweet yan. So, add tayo ng ating parsley at yung ating mint na chopped din. So, tapis lang siya sa ating biryani. One eternity later. So, after 2 hours natin pagluluto natin chicken biryani, ito na tayo. Lahat gutom na, nag-aantay rito sa labas. Sabay-sabay na to. Breakfast, lunch, dinner, as one tayo. So, we're gonna be tasting yung ating Arabic food na bili namin from Middle East. We're gonna be presented them kung sarap yung lasa. Lasa ano siya, lasa Arab, ano, Arab food siya. Then, the taste of Mediterranean. So, ating tikman, kung masarap ba yung ginawa natin sa set, kung gusto naman nila. Hopefully, kasi lahat naman gutom lang nag-aantay ng food. So, mamaya, isa-isay natin kung anong kanilang feedback, kung masarap ba, spicy, maalat, yung ating chicken biryani. Ang laki naman yan. There you go. Ito na yung ating inihanda ni Ate Rizelle na Arabic version. Yan. Talagang chicken biryani. So, yung ating chicken nasa loob siya, nasa ilalim. So, kanya-kanyang hukay, kanya-kanyang hanap. Ito yung ating mga audience. Ayan sila. Ayan sila. Oh, ayan. O, tiki-tiki sila lang ha. Bawal dumobre. Pusahan na natin. So, ating feeding program. Pila-pila po para sa ating feeding program. Ayan, sarap po. Ayan. Isang piraso tapos yung ating kanin sa gabundok ng ating kanin. Meron siya onions. Ayan, ating onion natin. Kita ba? Ayan, yung ating onions natin. Na toppings. So, hindi pa nag-umpis ang kainan, pero may nagbabalot. Ayun! Ang lakas niyan eh, di ba? Tama na yan, no? Ganun talaga tayo dito. Kailangan mag-diet. Ayan, so, ang agang Sharon to, di ba? Ang ibigay mo natin yung ano, mga pakpak sa kaliig. Bigyan mo ng pakpak sa kaliig. Ayan, biryani. May chicken. So, pwede umalik-balik sa kanin, ha? Speedy time. Kuha na. Chok, ala pa mo ng puwet. Sarap! Okay, so ito sa akin. So, aking kinuha ay type part na may pagkapwet. So, may, okay na may kamay na, grabe siya. So tayo, bastos din. Ayoko na kainin to. Yung bago dyan. So tayo, meron siya kasama onions, puwet ng manok to. Isang praso muna, kapala at makatikim, ng ating masarap na biryani rice and chicken biryani. So tara, kain tayo at itikman yung ginawa natin ni Sel kung masarap ba. So atin lang isa-isa yung ating mga friends dito kung ano yung kanilang feedback sa luto ni Ate Rizelle. Je! Ayan. Ayan sa Je. Anong lasa ng gawa ni Ate Rizelle? Anong lasa? Masarap. Di ba sa banghang? Tama lang. Elmar, kamusta? Kamusta ang luto ni Ate Rizelle? Anong lasa? Good sa goods. Ayun. Masarap. Aldea, anong lasa? Masarap po. Masarap? Medyo maanghang. Ito si Brian, alam mo ah. Ano lang sa Bri? Goods in the woods po. Okay, so enjoy na kayo. Maraming pa tayong kanin doon. Panaubos yung ating ulam, ano pa doon, ha? Kaya na kayo dyan. So atin naman, tatawin si Princess. Princess, kumusta ang luto ni Ate Rizelle? Ano lang sa? Okay. Masarap. Lalo pag gutom na masarap. Ayun. Lalo pag gutom masarap. O Jackie, nakakarami ka ng kanin eh. Ano lasa dyan, ang lasa? Halata ba, Jackie? Grabe, it's good, bro. So marami pa tayong kanin to, Jackie din eh. Ayan, oh. You can refill pa yung kanin mo. Grabe, ang bilis, oh.